guys, video, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa step by step nang sa ganun eh. Meron kayo mapulot na aral at kaya na din yung mismong gumawa ng sarili nyong DIY. Sprayer ng motor, sprayer ng bike, kahit anong gusto nyo i-spray. Baka gusto nyo ding mag-carwash business, pwede rin to siya guys. So guys, first step na ginawa ko guys is nagputol ako ng tatlong PRP pipe na tagsi 6 inches. Pero depende na lang yung guys kung gano'ng haba yung gusto nyo. Tsaka mabibili nyo rin to sa mga hardware guys, PRP pipe. Kaya ng pamputol naman guys, optional lang din to. Pag wala naman kayong ganito guys, pwede lang naman kahit yung sierra di hierro lang o yung pambakal na lagari. Kompleto na yung tatlong taxi 6 inches na PPR na pinutol natin. Next materials guys na kailangan natin is eto guys, T. Mabibili nyo siya sa hardware guys, more or less mga 12 peso each, basta sabihin nyo lang T. And then dapat fit yung T nyo guys. So ako, ginamit kong PPR is 1/2. So bibili ako ng T na pang 1/2 yung size. So ganun guys, hindi tayo pwede bumili ng hindi swak sa size ng PPR tsaka T nyo. So, kailangan din natin ng bell reducer, 3/4 by 1/2. At syempre, yung pinaka-astig ng materials guys is plastic bottle, 1.5 plastic bottle. So, yun na. I-combine natin. Let's bolt in. Kailangan natin ng heater. Dagdag ka naman ng guys, so kailangan talaga natin gumamit ng heater kasi yung ginamit nating tubo is PPR. So, kailangan natin ng heater. Dagdag information lang guys. Yung ginamit kong tubo is PPR, pero optional lang siya. Pwede kayong gumamit ng PVC pipe. So yun, hindi na kailangan ng heater doon. Ang kailangan doon is solvent cement lang. So optional lang guys kung ano yung sa tingin nyo gusto nyo gamitin.
control valve para pang open sa spray natin. Maka-operate na tayo. Lagyan natin ng thread yung coupling para lagyan natin ng takip and plug yung sa isang way ng pipe. Kabilisan. Uy, ako dito! Lakas talaga ng pressure, oh.